Hi brothers and sisters, this is Pastor Angelo Antuba and this is our devotion 10 and this is our third devotional for this week. And lagi akong send ng devotions every day for 5 days every week. Kaya kung papansin nyo, Saturday hindi ako nagsisend kaya medyo lengthy yung Friday devotional natin. Actually yung mga nakaraan din medyo mahaba, no? Pero ayun yung schedule natin ng devotion. Reason being, kasi gusto kong mas spend ng time in preparation for my sermon on Sunday. Kaya naka-reserve na yung Saturday ko. So, naka-spread out naman yung preparation for the whole week sa 5 days. Pero iba pa rin yung 1 day ka lang nakatutok sa isang sermon, no? So, pray tayo. Lord, we thank you for this day. Thank you, Lord, for your guidance and your protection, provision, your grace and your mercy that you've bestowed upon us. We pray that you continue to grant us wisdom and knowledge as we study your word and help us, Lord, understand everything clearly. We thank you, Lord God, for all the blessings that you've given to us. Lord, we pray that you unite our hearts and give us, Lord, the capacity, Lord God, to manifest, Lord, the learnings that we've received, Lord God, through our lifestyle. In Jesus' name we pray. Amen. So, ang text natin ngayon is Matthew 5. Napaka-ikli lang po. One verse. At gusto ko itong tutukan kasi napakaganda nito, no? Supplemental to sa mga nakaraan nating mga topics when it comes to salvation, how we grow in our Christian faith, at kung paano tayo mas kumbaga mas mapapabanal, no, mas mailalapit into Christ likeness. So our text is in Matthew 5 verse 4. Ito pong Matthew 5 na to, eh ito po yung Sermon on the Mount and na conclude to ng chapter 7. Ang ganda po ng sermon na to ni Christ dahil nandito lahat, eh. Makita natin dito kung paano siya nagliligtas, sino yung niligtas niya, ano yung ginawa niya para sa mga niligtas, anong dapat response ng mga niligtas niya, at kung ano-ano pa mga essential truth regarding Christian life. And dito tayo tututok lang sa isang verse na to. Let me read it for you. In verse 4, blessed are those who mourn, for they will be comforted. So itong particular verse na to, and also the Beatitudes, itong from verses 3 to 12, eh makita natin puro blessed, blessed, blessed. Bakit kaya pinagpala? Ba't kaya blessed? Particularly itong text na to, no, eh dinidescribe kung sino yung regenerate, kung sino yung niligtas ng Panginoon, sino yung pinili niya na magmamana ng kanyang kaharian. And gusto ko lang tutukan itong verse 4 dahil ito yung mga nasa simula, no, ng ating pananampalataya. Ang mourning. Ba't kaya mourning? Ano ba yung mourning sa Tagalog? Pagluluksa. Ba't ba nagluluksa ang isang tao? Ang pagluluksa, eh, nangyayari po dahil merong umanaw, may namatay, o merong hindi magandang nangyari, no? At bakit kaya tinawag na pinagpala yung mga nagluluksa? Gusto ko pong makita natin dito yung reality or yung truth sa text na ito, na bakit pinagpala ang mga nagluluksa. Saan sila nagluluksa? Anong pinagluluksaan nila? At ano yung resulta ng kanilang ng pagpapala sa kanilang pagluluksa? So, for us to identify that, tignan natin yung parallel verse in Isaiah. Punta tayo Isaiah chapter 61. This is a messianic prophecy, no? Isa sa mga messianic text na naisulat, na kinote ni Christ nung siya nag-sermon sa temple in Jerusalem. So, basahin ko lang yung verse 1, no? Hanggang mga following verses. So, verse 1, sabi, the Spirit of the Sovereign Lord is on me. And Jesus Christ, when he taught in the synagogue in Jerusalem, ito po yung binasa niya. He quoted in Isaiah chapter 61. At ito po ay pinapatungkol niya sa kanyang sarili.
So let me continue. The Spirit of the Sovereign Lord is on me because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners. Verse 2, to proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn. So, verse 3, tinapos dito yung part na to sa and provide for those who grieve in Zion. Ano pong pinag-uusapan dito, no? Alam natin, ang pagparito po ni Kristo ay hindi para ikondena ang mundo, but to save the world through Him. At ang kanyang pagliligtas po, eh ito po ay napaka, efficient in a sense na hindi po nasayang ang kanyang kamatayan. Meron pong talagang pinatutukuyan kung sinong kinamatayan niya, sinong niligtas niya, at yun po yung kanyang mga tupa na sinabi, the sheep will hear my voice and they will follow me. At sino itong mga sheep na to? These are the people who were drawn by the Father. At ba't sila din ro kay Christ? Because they were foreknew by the Father, foreknew by God, even Christ, the triune God foreknew them, and sabi doon, elected them or chosen them and predestined them. So ito yung katotohanan ng mga naligtas. That's the reality. But let us look bakit tinawag dito na pinagpala ang mga nagluluksa, ang mga nagmumourn. Makita natin they are brokenhearted. Bakit? Ang pagka brokenhearted po dito, ang pagkakita, ang pagka describe po dito ng pagkaka wasak ng puso o ng pagluluksa, eh patungkol po sa kamatayan. Ang tanong, kanino pong kamatayan? Is it the death of Christ? Is it the death of a person, a physical? No. Pinag-uusapan po dito is yung nakita ng tao na siya ay aba. He is mourning in his sin. Na-realize niya na siya ay makasalanan. Na-realize niya na siya ay patay. Na kung hindi sa biyaya ng Panginoon, hindi siya mabubuhay at hindi siya maliligtas. At kaya siya nakaka-responde ngayon sa biyaya ng Panginoon at kaya siya nako-comfort dahil narinig na niya ang salita ng Diyos. Kaya siya nako-comfort kasi nakita niya na ang gawa ng Panginoon. Bakit? He's been regenerated. But the mourning continues. Why? Because as long as we are here on earth, we are still in this body of death. Sabi ni Paul, what a wretched man I am. Bago niya sinabi yun, sabi niya, what I don't want to do, that I do. Yung ayaw kong gawin, yun ang ginagawa ko. What I want to do, that I do not do. Who will save me from this body of death? But thanks be to God, through Christ Jesus our Lord, who delivered me. So itong delivery na ito, kaakibat nito yung mourning, yung pagluluksa saan? Sa ating patay na katawan na nandirito pa tayo sa katawang lupa natin. We mourn about our sins. We mourn about the death that comes with sin. Nakita natin na ang kamatayan natin hindi na eternal, but rather we are dead in our trespasses but alive in Christ. Yun yung parallel truth na kailangan makita isang Kristiyano. Yes, we are alive in Christ. We no longer live, but Christ lives in us. That's why we are alive. But at the same time, we mourn over our sin. Ito po isang reality ng isang Kristiyano. Hindi natatapos ang kanyang pagluluksa sa kasalanan dahil nagkakasala pa rin siya. We don't rejoice over our sin. We get convicted and yung kasalanan na yan, hindi natin sineselebrate. Hindi natin pinagmamalaki. Ang totoong Kristiyano ay hindi pinagmamalaki na siya yung makasalanan o yung mga bagay na makasalanan, hindi niya pinagmamalaki, hindi niya finoflaunt. But rather, pag nandun yung conviction na nangyari, nagsisisi po siya, nagre-repent siya, nagko-confess siya. And ang pangako ng Panginoon, 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. And that is the reality of the state of a Christian. We are being comforted by who? But by Christ. How? Through His Word, sa kanyang salita. Ito po yung nagbibigay sa atin ng comfort. Tandaan po natin, ang sabi po, no, in Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. And then, dun sa part na, He leads me besides still waters. And dun sa part na dinala na dun sa
Thy rod and thy staff, they comfort me. In definition po ng rod and thy staff, pag titignan natin, it's both for protection and for discipline. Protection, pangpukpok o pamalo sa mga kalabang mga mabangis na hayop. And at the same time, pangkalawit ng leeg pag naliligaw yung tupa. O pangpukpok din sa mga legs ng mga tupa pag naliligaw rin sila ng landas. And that comforts us. At yun, saan nagmumula yun? Nagmumula ang discipline, ang love, ang expression ng love ng Panginoon. Nowhere else but in His Word, sa Kanyang salita. So first, we have to identify yung mourning is about the death, yung kamatayan ng ating sinful nature, no? Yung we mourn about that death that is still in us. Sabi what ni Paul, di ba? What a wretched man I am, who will save me from this body of death? But kakaiba po ang promise ng Panginoon, hindi po doon nagtatapos. Sabi po sa isang parallel verse, in Revelation chapter 7 verse 17. Ang sabi po sa verse 17, for the Lamb, the center of the throne, will be their shepherd. He will lead them to springs of living water. Parallel po saan? Psalm 23. Sa dulo sabi, and God will wipe away every tear from their eyes. In the end of day, so sa panahon na tayo kasama ni Kristo, no? Sa panahon na tayo ay ligtas ng Panginoon, hindi lamang sa kamatayan kundi sa ating body of death, when we're glorified, kasama na natin siya, ano po mangyari? He will wipe those tears away, meaning we don't need to mourn anymore for our sin, because in the presence of God in the heaven there is no sin, and we will rejoice forever in Christ, na hindi na tayo magkakasala. We don't need to mourn because the body of death has been, we've been delivered in this body of death. And that, my friend, brothers and sisters, is something to look forward to. Pero kailangan muna, habang nandito tayo sa lupa, let's have a life of mourning. Pagluluksa sa ating mga kasalanan. Na makita natin, Lord, nagkakasala ako, ayoko nang gawin ito, please. Tulungan mo ko na hindi na ito maulit or hindi na ito magawa. Kesa dun sa part na, ah, hindi, dumi na ako, okay lang, dire-diretso na ako sa kasalanan. That's not a mark of a true Christian. A true Christian falls into sin but repents. Hindi siya nakakatiis. Kunyari siya ay nalugmok sa putikan, hindi siya matutulog ng putikan. Bago siya matulog, eh maglilinis muna siya ng kanyang katawan, meaning magre-repent muna siya. And that's through the grace of God. Even the repentance is a gift of God. So let's pray na ang mga buhay natin eh ma-exemplify itong part ng pagiging mapagluksa sa ating mga kasalanan. Let's move our sin. Huwag nating ipagmalaki ang ating mga kasalanan. Huwag nating itago. Huwag nating palampasin or pagpasapasahan na lamang. Kundi i-deal natin ito sa paanan ng krus ng Kalbaryo. By the finished work of Christ, by the blood of Christ, yun lamang ang kayang magugas ng ating mga kasalanan. Brothers and sisters, I hope na na-encourage kayong araw na to to fight sin, not only to fight it, but also to flee from it. So, take heart, Christian. Christ has overcome the world. God bless you all. Let's pray. Father, we thank you, Lord, that tinuruan nyo kami ngayon what it means to mourn. To mourn for what? At kung ano bang blessing sa pag-mourn, Panginoon. We've learned, Lord God, na ang mga kasalanan sa katawang lupang ito, Panginoon, ay dapat pinagluluksa namin. Meaning, hindi namin ito sineselebrate. Because, Panginoon, ito ay aming ine-expose sa iyong paanan, Panginoon, upang kami patuloy na mamuhay ng mga kabanalan, Panginoon. Hindi namin ito pagtakpan, but i-confess namin ito sa inyo, Panginoon, dahil kay tapat at banal, kami hugasan, nilinisin, patatawarin sa aming mga kasalanan. I pray for my brothers and sisters, continue to strengthen them as they fight the good fight of faith. In Jesus' name pray, amen and amen. God bless you, brothers and sisters. Tonight is supposed to be midweek, so prayer meeting. Kaya later sisend namin yung mga prayer list. So God bless you all and ingat kayo.